Magandang hapon po muli. Balik tayo dito sa ating PpBrick stove. Kamakailan po ay may mga natanggap tayong feedback sa mga recent na mga kliyente. At sila ay nahihirapan sa pag-control ng apoy. Matapos yung dalawang episodes ng pugon. Una ay yung gasification process. Yun yung unang isang oras na maganda ang apoy galing sa ilalim, at pangalawang episode ay kapag uling na lamang ang natitira, baga ang natitira at maganda pa rin ang apoy. Pero matapos ito, yung patuloy, kung patuloy na magsasalang ng kasunod na gatong sa continuous mode, ay lumalakas yung agiw at yung usok. Kaya dahil po sa feedback na iyan, ay kami ay naghanda muli ng ilang pang improvements sa aming stove. At narito na nga po ang aming nagawa. Ay una, ito muna dito tayo sa isang pugo na katatapos lamang. Hinagura na po namin ito ng semento na combined ng clay at saka ng grog. At pagkatapos, nilagyan po namin ng isang pirasong bricks dito sa kanyang subuan ng gatong. At pagkatapos, may isa pang piraso ng brick dito sa pasukan naman ng uling. Ang hangin sa ilalim ng labasan ng uling, ng abo. Yan, ito po ay kita nyo ang mga gaps sa pagitan ng mga bricks ay na fill up na siya ng mortar. At meron na rin po siyang karagdagan ng mga butas para sa karagdagang secondary air. Ang hangin na papasok dito ay para sa pagsunog naman ng anumang agiw at usok na lilitaw. Matapos po yan ay ito na tayo. Ito na yung kasalukoy nag-aapoy na. Natapos na yung kanyang unang dalawang yugto. At magpapatuloy pa tayo magluto. Kaya ito po ay dadagdagan ko na ng pili. Ang gatong. Ito po may pili. Ihuhulog ko dito sa bulsa habang yung isang piraso ng bricks na pangtakip ay narito, nakasubo na sa gilid ng bulsa. Ayan. Ang kailangan po ay puno ng gatong itong bulsa na ito, nang sa gayon ay kaunti lamang ang hangin na pumasok dito sa ibabaw. Kasi dahil ang hangin na nanggagaling dito ay malamig. Kaya ayaw natin na pumasok dito ang maraming hangin. At bahagya lamang po natin isusulong ng pagganon. Huwag pong isusulong ng hanggang sa dulo. Dahil susobra na ang pasok ng gatong. At pagkasobra ang pasok ng gatong kaysa sa init at saka sa hangin, ay mawawala na ang balanse ng pagsunog, kaya yan ang isa sa dahilan ng pagkapal ng agiw o ng soot. Samantala, dito sa ilalim, hayaan po nating bukas ito. Uumang ko lamang po ito. Ngayon, bahagya. Yan. Hindi pa siya nakasuksok ng dulo. At hihintayin natin na makabuelo muli ang apoy mula dito sa ibabaw. Mapapansin ninyo na may bahagyang usok sapagkat ang gatong ay nagsisimula pa lang na uminit, at hihintayin po natin yan na magsimulang umapoy ng maayos. Inyo pong pansinin na matapos na maisulong ang gatong dito at siya ay nainita na, nagsimulang umusok ng bahagya, ngayon ay nagsisimula na umapoy ang mga gatong na ating isinulong. Ayan, dahan-dahan na po. Mapapansin nyo na po na ang mga gatong na isinulong natin ay hindi siya ganap na nakasulong sa gitna ng pugon, ng
fuel ng fire chamber sa gitna. Nandun lamang po siya sa bukana ng bulsa. Huwag po nating isulong ng labis dahil ayaw natin na labis ang sobra ang pumasok na gatong para maiwasan ang agyo. Ayan, kita nyo po na nagsisimula ng umakyat ang apoy at nawawala na ang usok. Ganyan lamang po, hintayin natin na hayaan natin siyang kusang lumakas ang apoy na yan.